Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ang makakasama niyo para sa ilang minutong talakayan para sa atin pong pagbubulay-bulay o pag-aaral ng mga salita ng Diyos mula po dito sa ating pinag-aaralang Bible Study Guide o ang atin pong leksyon sa paralang pansabado. Tayo po ngayon ay nasa panibago ng quarter ng pag-aaral para sa tatlong buwan na naman nating pagsasama-sama dito sa huling bahagi ng taong ito ng 2020. At ang atin pong pag-aaralan ay napakaganda dahil ito ay tumutukoy tungkol sa edukasyong Kristiyano at ito po'y pinamagatang edukasyon. Kaya doon po sa inyo na wala pang mga quarter list o di kaya ay Bible Study Guide, ang kopya po nito ay available sa tanggapan ng ABC at ganun din sa mga tanggapan ng misyon at konferensya. Kaya mas maganda na sa pagsubaybay nyo sa ating pag-aaral ay meron po kayong kopya nito. Tulad po ng aking sinabi, ang pamagat ng atin pong leksyon ay edukasyon na siyang tatalakayin natin sa loob ng tatlong buwan. Ito pong ating leksyon ay pinagsama-samang kontribusyon ng mga presidente ng kolehiyo ng Seventh-day Adventist. Alam nyo, kapag pinag-uusapan ang Kristiyanong edukasyon, napakaganda na makakuha tayo ng mga kaalaman mula po sa mga tagapangasiwa ng edukasyon. Kaya po dito sa atin hong special edition sa Oras ng Pag-aaral para po sa pag-aaral ng ating leksyon ay hindi natin makakasama si Pastor Ilioma kundi ipinagkaloob po ang panahon para po sa ating dalawang kamanggagawa dito sa North Philippine Union Conference, ang tagapangasiwa po ng Education Department. Kaya ngayon po, makakasama po natin sa ating talakayan, walang iba kung hindi ang Education Director na si Pastor Nelson Castillo at kasama rin po natin ang kanyang associate na si Dr. Mary Jane Zabat, ang akin pong may bahay, na sila pong dalawa ang siyang magiging panelist natin at kasama na magpapaliwanag tungkol dito sa napakagandang lesong ito na may pinamagatang edukasyon. Kapag pag-uusapan ng Kristiyanong edukasyon, ang talata na kalimitang ginagawang basihan ay Kawikaan 9:10. Ang talatang ito ay may dalawang konseptong malapit na magkaugnay, takot at karunungan. Ang takot ay maaaring kagaya ng pagpipitagan, kagaya rin ng paghanda, paghanga sa kalwalatian at kapangyarihan ng Diyos. At pag-uusapan naman ng karunungan, sinasabing kagaya ng pag-aaral ng katotohanan tungkol sa karakter ng Diyos. Kaya, ang karunungan, kaalaman at pangunawa ay nakaugat mismo sa Diyos. Sa makatwid, ang taong may pagkatakot sa Diyos, siya ay magtataglay ng kaalaman, karunungan at pangunawa tungkol sa kapangyarihan at kaluwalhatian at pag-ibig ng Diyos. Lahat pong ito ay galing mismo sa Diyos at basihan ng tunay na edukasyon. Ang pinagmula ng lahat ng tunay na kaalaman, kaya nga lahat ng edukasyong Kristiyano ay nararapat lamang na nakapokus sa Diyos. Nagahulugan lamang ang kasulatan, ang paglalang at pagtubos, ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan ay dapat maging sentro ng lahat ng edukasyong Kristiyano. Subalit sa kasalukuyan, tayo humaharap sa napakalaking hamon dahil nais ng kaaway ng Diyos hadlangan ang layuning ito at pagtanggap nito. Layunin kasi ng edukasyong Kristiyano ay sikaping matulungan ang bawat mag-aaral na malinaw nilang maunawaan ang liwanag na inaalok sa atin ng Diyos mula sa langit. Kung hindi ganito, ano kaya? Makamit mo man ang lahat ng bagay na sanlibutan kung sa huli patungo ka naman sa kapahamakan. Anong silbi ng edukasyon? At ano ang kahulugan nito sa ating buhay Kristiyano?
At kung ito ay lubhang mahalaga para sa bawat bata o kabataan sa iglesia, ano ang ating magagawa para sila'y makatanggap ng tunay na Kristiyanong edukasyon? Ito po ang ating pag-uusapan sa buong mga serye ng ating talakayan. Kaya nga, pinili nating makasama ang dalawa nating kamanggagawa sa larangan ng edukasyon na alam natin na mayroon silang malaking may kocontribute para sa mga biblical na basihan ng edukasyon na mismong ang Diyos ang siyang author. Para po sa unang serye ng ating pag-uusapan, ito po ay may pinamagatan namang edukasyon sa Hardin ng Eden. Ang Diyos ang unang naging tagapagturo sa paaralan ng Eden. Siya ang naging tagapagtatag ng edukasyon para sa ating unang mga magulang. Sinasabi nga na ang sistema ng edukasyon na kanyang inumpisahan at tinatag sa Eden ang dapat daw na modelo ng lahat ng paaralang Kristiyano. Yun daw hardin ang silid-aralan at ang kalikasan ang aklat-aralin. Ang tagapaglikha naman mismo ang nagtuturo. At si Eva at si Adan ay mga estudyante. Subalit ang tanong na bibigyan po natin ng diin, anong nangyari? Bakit pumili ang una nating mga magulang ng ibang guro at natuto ng maling aral? Bago po natin ito sama-samang talakayin, ating hilingan si Pastor Nelson Castillo na manalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Ama, mapagpala po naming Diyos. Hiling po namin na ang Banal na Espiritu ang mangunguna sa amin upang makita namin ang kahalagahan ng inyong itinatag na edukasyon na nais namin na makita sa kapanahonang ito upang ang aming mga kabataan ay mahubog sa tamang kaalaman na mula sa inyo. Salamat po sapagkat alam namin na kami ay inyong susubaybayan para sa isang magandang pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Atin pong pasimulan ang atin pong talakayan sa pagbasa ng atin pong susing talata na masusumpungan sa Job Kapitulo 36:22. Ang sabi po dito, tingnan mo ang Diyos ay itinataas sa kapangyarihan niya. Sinong tagapagturo ang gaya niya? So dito po ay makikita natin ang binabanggit ng Biblia na walang ibang pinanggagalingan ng lahat ng tunay na kaalaman at katalinuhan maliban sa Diyos. Yeah. Napakaganda nitong sinasabi nitong si Moses dito sa aklat ng Job na kung saan ay ipinapakita niya na mismong ang Diyos ang tagapagturo, walang kagaya niya. Yabang sa kanya nagpasimula ang edukasyon, ay tingnan po natin kung ano ba ang pinasimulan niyang edukasyon sa halamanan ng Eden. Ano ang layunin nito bago pa nagkasala ang tao? Makikita po natin sa Genesis 1:26-27. Dito sa Genesis 1:26-27 sinasabi, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Kaya ito po ang modelong edukasyon na itinatag ng Diyos. Ang sabi po sa atin ni Ellen G. White sa Education page 20, ang sistema ng edukasyong itinatag sa pasimula ng mundo ay dapat maging isang modelo para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Bilang isang ilustrasyon ng mga prinsipyo nito, isang modelo ng paaralan ang itinatag sa Eden, ang tahanan ng ating mga unang magulang, ang Hardin ng Eden ang silid-aralan, at ang kalikasan ang aklat-aralin, ang tagapaglikha mismo ang nagtuturo, at ang mga magulang ng sambahayan ng tao
ay mga estudyante. Napakagandang makita yung o ma-imagine natin kung ano yung setup ng pagkakapasimula nitong paaralang ito sa halamanan ng Eden. Ay, yan po ay napaka-interesting ano, na part nitong pag-aaral na ibinigay ng Diyos para kay Adan at kay Eva sa ating mga magulang. Napaka-perfect, ano, sakdal yung kanilang kapaligiran. Walang disturbance, wala pong makakaabala sa kanila. Bakit? Dahil dun po sila po'y napapalibutan ng mga halaman, ano po, nandyan ang mga hayop, na yun ang pinagmumulan din ng ilan-ilang mga leksyon, ano? At ang napakasarap doon ay ang kanilang tagapagturo, walang iba kundi ang Panginoon. So, ibig sabihin, lahat ng matututunan nila, no, mula sa Diyos, na siya nilang direktang tagapagturo, face-to-face na nagtuturo sa kanya, na hindi mararanasan ng mga bata ngayon, Sir Castillo, ano, namimiss nila ito. Pero doon sa pagkakataon ay nakita natin kung gaanong ang atin pong mga unang magulang napakapalad na ipagkaloob ng Diyos ang isang perpektong sitwasyon, ano, atmosphere para sa pag-aaral nila upang makita talaga nila, no, yung kahalagahan, yung kabutihan, yung kadakilaan at yung kabanalan ng pag-aaral na kanila pong ginago at ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng karunungan. Ngayon tayo bilang mga Adventista, ano ba yung pilosopiya o pinanghahawakang nating paniniwala tungkol dito sa Adventistang edukasyon sa pagtatamo ng tunay na karunungan? Meron po tayong tinatawag na generic philosophy o yung pang buong pilosopiya ng edukasyong Adventista. Ito po sa English ay sinasabi doon na God, the creator and sustainer of the entire universe, is the source of all knowledge and wisdom. So ang atin pong Diyos, itong ating pinanghahawakang paniniwala, ang Diyos manlalalang at umaalalay sa sanlibutan at sa buong sansinukob ay siyang pinanggagalingan ng lahat ng kaalaman at katalinuhan. Yeah, napakaganda mga ginigilo namin mga kaibigan na maunawaan natin ng lahat ng mga kaalaman at katalinuhan ay mula sa ating Panginoong Diyos. Ay kapag naman po sinabi nating pinanggagalingan ng lahat ng mga kaalaman at katalinuhan, paano ba ito inilalarawan ng Biblia? Ito pong kaalaman ay nais kong makita natin yung relasyon ng kaalaman at katalinuhan. Yung kaalaman, yun yung natututuhan natin. Yung katalinuhan, kung paano natin gagamitin yung kaalaman na ating natanggap. Kaya ang atin pong Diyos na nagbibigay sa atin ng kaalaman, siya ding nagtuturo sa atin kung paano natin gagamitin ito sa katalinuhan. Yan. Dito sa banal na kasulatan, mayroon ding isinulat dito sa aklat ng Hob, dito sa 36, ang talatay 22, narito ang Diyos ay gumagawa ng mainam sa kanyang kapangyarihan. Sinong tagapagturo ang kagaya niya? Tila itong talatang ito ay nagpapahayag na walang ibang pagmumulan ng karunungan at kaalaman kundi ang ating Panginoong Diyos. Kasi walang ibang guro na makakalagpas sa kanya. Isa pa, siyang nakakaalam kung anong dapat ituro at pangangailangan ng ginawa niya kasi siya mismo ang lumikha, ano, ng tao. Kaya alam niya kung paano niya susundan yung paglago ng tao sa karunungan na binibigay sa kanila. Kaya pala, maging si Solomon, ang kanyang paniniwala, ang pagkatakot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan. Ang sabi sa Kawikaan, Kapitulo 6:1. Paano niyo to, Pastor, bibigyan ng diin itong talatang ito? Ibig sabihin ay kikilalanin natin ang Diyos. Kikilalanin natin ang ating Panginoon at kapag kinilala natin siya, doon magsisimula yung tinatawag nating katalinuhan. So ang pagkakilala sa kanya, diyan pa lang nagpapasimula ang karunungan. Pinagkakaloob ng Diyos ang karunungan sa mga taong
kumikilala sa kanya, sumusunod sa kanya, mm-hmm. at handang magpasakop sa kanya. Mm-hmm. So ngayon, binanggit natin na ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan at nabanggit din natin na ang Eden ang siyang unang paaralan na tinatag ng ating Panginoong Diyos. At paano ito nararapat maging modelo sa mga tao? Meron kasing mga aspeto ang ating Adventist ng Kristiyanong edukasyon. Ma'am Jane, meron tayong tinatawag na physical aspect, meron tayong tinatawag na social aspect, at meron tayong tinatawag na spiritual aspect. And mental aspect. And mental aspect. Kaya nga po, ang ating edukasyon ay doon sa Eden, nakita natin yung physical na aralin. Ano yung physical na aralin? Ang sabi sa Biblia ay, inilagay ng Diyos si Adan doon sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang bungkalin at ingatan. Yun ang tinatawag nating physical. At babasa natin to sa Genesis. Sa Genesis 2:15. Yan. Basahin po natin, nasabing ganoon, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Yan. Dito po sa talatang ito, pinapakita na ang Diyos gusto niya ma-enjoy talaga ng tao yung kanyang environment, ano, yung kanyang classroom at yung lahat ng mga nakapalibot sa kanya na mga nilikha ng Panginoon. Kaya ito ang binigay ng Panginoon, yung gift ng Panginoon kay Adan at kay Eva para alagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos, ano, na mas mababa kaysa sa tao, ang mga hayop, ang mga halaman, dahil hindi po makukumpleto yung physical na paglago, ano, Sir Castillo, hindi tayo lumalakas kapag wala tayong ginagawa, magiging mahina at magiging mas madali na matukso itong si Adan at si Eva siguro kung hindi sila magkakaroon ng pag-uukulan ng kanilang panahon para lalong madama nila yung pagpapalakas ng katawan at ng kasiyahan sa paggawa. No? At hindi lamang sinasabi na ito yung modelo para sa physical na aralin, kundi meron din kinalaman sa sosyal na aralin. Mm-hmm. Ayan, kapag babasahin natin itong Genesis 2:19 hanggang 23, ang sabing ganoon, at nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay iyon ang naging pangalan niyon. At pinanganlan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa impapawid at ang bawat ganid sa parang datapwat sa lalaki ay walang nasumpungan maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki, ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki, at sinabi ng lalaki, ito ngay buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Nakita natin dito yung dakilang panukala, Sir, ng Panginoon. Ang tao ay maging relational, ano? Yung mayroon siyang makakausap, mayroon siyang makakatuwang, mayroon siyang mapapagsabihan ng kanyang kaligayahan, ano? At mayroon siyang makakasama, no? Yun ang pinakamaganda ron, yung makakasama, no? Sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Kaya nais ng Diyos lumago siya sa paraan ng kanyang relasyon dun sa mga hayop na nilikha ng Diyos at sa tao, no? Na talagang fit na binigay kay Adan, walang iba kundi si Eva. Yan. So mga kaibigan, atin pong narinig yung dalawang mahalagang bagay na ng ang paaralan sa halamanan ng Eden ay nagtuturo kung paano ka kikilos, gagawa o magtatrabaho at ganun din kung paano ka makikipag-ugnay sa iyong kapwa. Hindi lamang yon, paano naman yung pakikipag-ugnay sa Diyos? Yun ay yung relasyon ng tao sa Diyos. So kung tawagin natin ay mga spiritual Aspect. Spiritual aspect.
At dito nakita ni Adan at saka ni Eva yung relasyon na yon doon sa ikapitong araw. Mahalaga yun eh, yung Sabat sa Genesis 2:2 at 3. Yan, basahin natin. Natin. At na ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga na ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikhat ginawa. So yun ay nakita ni Adan at saka ni Eva yung Diyos na siyang lumalang ng lahat ay meron palang isang isang katangian na dapat na sambahin ng tao. Mm-hmm. Yun pala, yung relasyon na Diyos-tao, sasambahin ng tao ang Diyos sa ikapitong araw. Ayan. So mga kaibigan, atin pong natalakay na kung ano yung mga mahalagang mga aralin na inumpisahan ng Diyos upang maging modelo ng mga tao. Una, ang sabing ganoon ay pagtuturo tungkol sa kung paano ka gagawa. Ikalawa, kung paano ka makikipag-ugnay sa iyong kapwa. Ngayon, sinabi naman sa espiritual na aralin ay kung paano ka makikipag-ugnay sa Diyos. Kaya naglagay ang Diyos na ikapitong araw kung saan nais ng Diyos na makisama sa kanyang mga nilikha at maalala nila na mayroong manlalalang. Siguro, paano naman yung mental na aralin para maging kumpleto? Ah, yan, hindi nga kumpleto yan kung wala yung, ano, yung mental na aralin. Ano? So, yung mga pag-aaral na ginawa nila dun sa halamanan ng Eden, nandun po yung mga hayop, nandun yung nature na nilikha ng Panginoon na isa rin sa saligang aklat. Ano? Mm-hmm. Ang textbook ng atin pong mga magulang, mga sinaunang magulang, at yung panahon na binibigay ng Panginoon yung mga instruction kung paano sila mananatili na mananatiling matapat sa Diyos, ano yung mga hindi nila dapat gagawin para hindi sila malagay sa panganib. Yun po yung mga instruction na nagbibigay ng exercise sa kanila pong mental, ano, sa kanilang kaisipan para ito ay lumago na makita nila yung pagnanais ng Diyos na maabot nila yung pinakamataas, no, na antas na maaabot ng kanilang karunungan. Yun po. Napakaganda nitong modelong ito na pinapakita sa bawat isa sa atin na ang modelo ng edukasyon sa halamanan ng Eden ay pawang nakasentro sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ang tanong natin ay, ano ang nangyayari? Bakit nabago ang lahat? Nawala yung orihinal na modelong sistema ng edukasyon? Ito po ay mababasa natin sa Genesis 3:3 kung paanong nagbago, kung paanong nagkaroon ng shifting doon sa eksena. Yan. Sabi po dito, Genesis 3:1-6, ang ahas nga ay lalong tusok kaysa alinman sa mga hayop na parang nanilikha ng Panginoong Diyos at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyoon. Nihiwag ninyong hihipuin, baka kayo mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. So dito po sa leksyon na ito ay sinasabing may mga, sabi kanina natin na may panlilinlang na nangyari. Ano, sir? Saan nangyari yung panlilinlang? Doon po sa pagkakataon na tinanong, kinonfirm nitong si Satanas na yung sinabi ng Panginoon na huwag silang kakain, ano? Nakita po natin doon, kung babalikan natin yung talata, ang sabing gano'n na hindi seryosong nakuha
no, o seryosong nailagay sa puso nitong si Eva, yung sinabi ng Panginoon na walang pagsalang mamamatay ka. Ang sabing ganun eh, walang pagsalang tiyak. Mamamatay ka, tiyak na mamamatay. Tunay. Opo, pero ang sinabi ni Eva doon kay Satanas ay ano po, baka kayo mamatay. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin walang katiyakan. Ang ibig sabihin, yung sinabi ng Diyos, hindi yon ang sinabi ni Eva. Oo. Ang sabi ng Diyos, tunay, o kaya ay tiyak na kayo'y mamamatay. Pero kaya parang nalinlang ng ahas itong si Eva. Naging pagkakataon nung ahas na mapasok si Eva. Na yung ahas mismo ang nagsabi na tiyak na hindi kayo mamamatay. Ngayon, kung halimbawang nakikinig itong si Eva sa sinabi ng Diyos sa kanya ng ibahin ng ahas yung pagsabi kay Eva, bakit kaya hindi muna sumangguni itong si Eva sa Diyos? Kundi naniwala siya kaagad sa ahas. Maganda ring makita natin yung puntong iyon dahil alam ninyo, sa panahon natin ngayon, kung minsan ay tayo'y na-attract sa mga paaralan na iniisip natin na magbibigay ito ng mas magandang edukasyon sa mayroon na tayo. Ganun yan eh. So ngayon, minsan ay naaakay tayo sa ganung bagay sa halip na sumangguni muna tayo sa Diyos. So ano sa tingin ninyo? Ito yung sabing enticement eh, no sir? Mm-hmm. Nung makita ni Eva na parang ang sarap kainin, ano? Mm-hmm. Nung prutas na pinagbabawal ng Panginoon. At nahipo niya, ano? Yun po yung ipinakita doon na doon sa enticement na yon na sinigundahan ni Satanas na naging guro sa panahon na yon, ano? Mm-hmm. Kasi tuso itong si Satanas, nakita natin kung paano niya pinilit na parang tuwid pero baluktot, ano, yung turo na ginawa niya kay Eva, no, yung kaalaman na hinaluan niya ng maling turo kaya nagmukhang tama sa paningin ni Eva. At ito'y ginawa niya rin kay Jesus, ano, nung tinukso niya si Jesus. Ginamit niya rin ang Biblia, pero mayroong ano sir, ano, may panlilin lang, no? Ang sabi niya, if you are the son of God. O totoo naman na son of God kay Eva, kung gusto niyong maging katulad ng Diyos. Pero ang totoo, katulad naman talaga, ginawa silang katulad ng Diyos. Ano? Yun yung mga tuso, mga, oo nga, tama din yung sinasabi niya, parang ganun po. Ano? Kaya kung may ino-offer ang ibang mga paaralan ng pagtuturo at sinasabing napakaganda ng turo, ano po, dapat nating siyasatin. Baka ito ay magdadala sa ating mga anak. Ano? O tayo rin sa tahanan, baka yung binibigay nating turo sa ating mga anak ay maghahatid sa kanila lalo sa kapahamakan. Ano? Nagiging tuso tayo sa paraan na yon. Ayan. So napakaganda po ang pagkakapahayag nitong ating dalawang kasama dito tungkol sa pawang nangyari nang hindi sinunod ng ating unang mga magulang yung inilatag ng Diyos na dapat nilang matutunan. Sa halip, pinili nila na sumunod sa mensahe ng ahas. Hinarap nila kasama ng marami pang ibang bunga ang pagpapalayas mula sa silid-aralan ng Diyos. Pag-isipan po natin yan, mga ginigilaw kong mga kaibigan. Dahil kapag naunawaan natin ang kanilang pagkakasala, mas mabuti ring maunawaan natin ang layunin ng edukasyon para sa atin sa pangkasalukuyang ito. Tingnan po natin ha, pagkatapos na magkasala ang tao, ano ho yung naging pagbabago sa pagkatuto, paglago, pagkaunawa at karunungan ng tao? Bakit madaling nadaya ang tao? So dun sa atin pong kanina, no, Pastor, tingnan muna natin yung hindi natin masyadong nabigyan ng pansin, yung nasa Genesis 3:1 hanggang 6, ano po, kung paanong nabago ang lahat ng yon. Pakita ito sa atin na napakagandang bigyan ng emphasis, ano po, sa ating ika-anim na katanungan.
Ito po yung malaking panlilinlang na nangyari, kaya malaking pagbabago rin ang nangyari, sir, ano, sa atin pong mga unang magulang dun sa pagkakasala o pagpili nila na sundin ang mga panlilinlang at panghuhuwad nitong si Satanas, ano, na may kinalaman sa kanila pong pag-aaral. So nang magkasala si Adan at si Eva, ang ating mga unang magulang, ano po yung mga pagbabago doon na nangyari? So nakita natin na nabukas ang kanilang kaisipan sa mali na dating puro tama, ano, puro kabutihan, ano, ang kanilang nakikita, ang kanilang sinasabi, ang kanilang pinipili. Pero dahil ang Diyos ay nagbigay ng free will, yung freedom of choice, talagang mas pinili ng tao, bagamat ibinigay ng Diyos ang instruction na ito na maging maingat sila, na hindi lalapit doon sa kahoy, sa punong kahoy na yon, pero dahil sa free will na yan, ano, na abuse, ayan, kumbaga nagamit, no, nagamit sa mali, no? So yun ang naging pagbabago, nagkaroon ng pagbabago na ang karunungan ng tao, nakita natin, ay nagiging mahirap para sa kanyang kilalanin alin ang higit na magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos, dahil babalikan lagi ang mitiin. Magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Mm-hmm. Yan ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Ayan. So napakagandang malaman kung ang edukasyon bago pa ang pagkakasala ay paraan ng Diyos sa pagpapakilala kina Adan at kay Eva tungkol sa kanyang karakter, kanyang kabutihan at kanyang pag-ibig noon matapos silang mapalayas. Ang gawain ng edukasyon ay dapat maging tulong upang muling may pakilala ang sangkatauhan sa mga bagay na iyon, pati na rin ang muling paglikha sa larawan ng Diyos sa atin. Pero sa kabila ng lahat ng mga bagay na iyon, nang bumagsak ang tao, tila baga nawala yung layuning iyon, subalit ang magandang balita dito, dahil kay Jesus at sa panukala ng pagtubos, hindi po nawala ang lahat. Kaya ang tanong ko po ay, paano maibabalik ang nawala na nagpapakilala ng larawan ng Diyos sa tao? Ito po ay nais kong makita natin na dun sa pagbabalik, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan. Nang magkasala si Adan at saka si Eva, makita nilang sila'y hubad. Anong ginawa ng Diyos? Sila ay dinamtan, ginawa ng damit. So ganun din po ang sa edukasyon natin, yung mga katuruan na mga hindi makikita sa Biblia, ang ating Adventistang edukasyon ay binibigyan natin ito ng tamang kaalaman. Tulad halimbawa, yung mga alamat, hindi natin itinuturo itong mga alamat dahil hindi naman yan totoo, Ma'am Jane. Hindi naman totoo. Bagamat dapat ding malaman ng mga estudyante yung kung paano nagkaroon ng evolusyon na katuruan, pero ang magandang ituturo natin yung talagang creation dahil yun ang itinuturo ng Biblia. Pastor, pakibasa mo po ang 2 Peter 1:3-11 para ipakita sa atin itong talatang ito. Alamin natin dito kung paanong maibabalik yung nawala na yon, ano? At kung ito ba ay magkakaroon pa ang tao sa ikalawang Pedro 1:3-11. Yabang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalwalatian at kagalingan, na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita, o dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yung wala ng mga bagay na ito'y bulag na ang nakikita lamang ay ang nasa
malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo sa mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Sapagkat sa gayon ay pinamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. So doon po sa talatang binasa na yon, ano, sa maraming talatang yon pinakita na si Jesus lang talaga, sa pamamagitan lang ni Jesus, ano po, maipapanumbalik, ano sabi pong ganun, lahat ng bagay lahat na may kinalaman sa buhay, sa pagkamaka-Diyos ay ipagkakalob ng Diyos sa kabila ng atin pong karumihan, sa kabila ng kasalanan na pumasok sa sanlibutan, sa puso natin, ano, sa buhay natin. At yung pangako, napakatamis ng pangako ng Panginoon dito, Pastor. Ang sabing ganun ay binibigyan tayo ng ano po, ng pananampalataya, no? Sa pananampalataya nandiyan ang virtue, ang karunungan, ang pagpipigil, ano, at lahat ng mga mabubuting pag-uugali, ano, karakter na magpapanumbalik sa atin sa orihinal na imahe ng pagkalikha ng Panginoon. So si Jesus lang talaga ang atin pong daan, ano, sabi sa 2 Peter na ito. So ibig palang sabihin, mga ginigilo naming mga kaibigan, nasasabi nating nawala yung modelo ng ang unang mga estudyante ay bumagsak sa pagkakasala dahil yung layunin na dapat sanang kanilang natutunan ay hindi nila nakamit. Pero hindi ibig palang sabihin nawala talaga yung layunin, kundi maaring nawala ito sa kanilang kaisipan. Pero nang dumating ang Panginoong Jesus, nang tayo tinubos sa pagkakasala, muli niyang binalik at muli niyang niliwanag ang layunin ng Diyos doon sa halamanan ng Eden kung bakit binigay ang edukasyon. Kaya dito po sinasabi sa ating leksyon, mayroon tayong pag-asa ng kaligtasan at ng katubusan, at karamihan sa edukasyong Kristiyano ay dapat nagtuturo sa mga estudyante tungo kay Jesus at sa kanyang gawa para sa atin, para ipanauli, mapanauli natin ang kanyang inaalok. Ngayon ang tanong natin, bakit inuugnay sa pag-aaral na ito ang makapangyarihang pagkundina at paghatol ng mga salita ni Pedro? Dito po ay sinasabing binibigyang diin dito yung pagsuway na ginawa ni Adan at ni Eva. Ano po, ito'y pagpapakilala na winalang halaga nila o kanilang hinamak yung otoridad. Walang iba kundi ang ating Panginoon, sir. Ano? So, nung kanilang suwayin, ano, ay nakalimutan nila na ang tanging may kapamahalaan lang sa kanila ay ang Diyos. At ang salita ng Diyos, yun lang yung kanilang dapat susundin. Pero dito po ay nung kanilang hindi inalala, no, hindi isinapuso, ano, yung buong pagtuturo ng Panginoon sa kanila, ay kanilang hinamak ang otoridad na ito, lang iba kundi ang ating Panginoon. At ito kahit sa ating kapanahon na nangyayari, ano, na may mga pagsuway, ano, sa iba't ibang antas sa ating mga anak, nagsusuway, sumusuway sa mga magulang, mayroon namang sumusuway sa mga otoridad sa atin sa pamayanan, ano, at sa iba't ibang mga antas ng ating gawain, ano, mayroong mga nangyayaring ganyan na hindi sumusunod. At karamihan nga nagagalit kapag hindi nasunod yung otoridad o yung tao na may kapamahalaan sa gawain mong ginagampanan o sa ating mga anak, nagagalit tayo pag sumusuway sila. So ito po ay pagpapakita ng paghamak at pag isang tabi, ano, at pag neglect, ano, sa atin pong Panginoon na siyang may kapamahalaan lang sa tao. Ayan. So ito na naman yung napakagandang tingnan natin yung bahaging ito, dahil dito sa edukasyon sa halamanan ng Eden, mauunawaan natin ngayon kung noong una ang layunin ng Diyos may pakilala niya ang kanyang sarili, sa kanyang nilalang, ang kanyang karakter, at gayon din ang kanyang kapangyarihan. Subalit dahil sa pagbagsak ng tao sa maling turo na ni Satanas, ang nangyari ay naligaw sila ng landas. Yun ay maling pagpili. Kaya nga sinasabing yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, yun ang naging final exam ng ating mga magulang. Ngayon, nang si Kristo
ay namatay doon sa krus at tinubos tayo, muling kanyang sinariwa yung modelo at layunin ng edukasyon sa halamanan ng Eden. Kaya ngayon pala ay sinasabi ngayon na dapat nating matutunan, walang iba kung hindi, ang edukasyon ay panukala ng Diyos sa pagtubos. Mm-hmm. Napakahalaga yon. At dito binibigyan din ng halaga yung pagkakaroon ng otoridad ng mga inilagay ng Diyos na ahensya. Mm-hmm. Na siyang dapat nagpapasya para doon sa layuning ito. Mm-hmm. Yung kasi, Pastor, yung edukasyon sa halamanan ng Eden, yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, yun ay test of loyalty yun eh. Ibig sabihin, si Adan at si Eva ay bumagsak doon sa test of loyalty. Kaya ngayon ay yan ang magandang tingnan natin sa ating kapanahunan, mm-hmm, na yung Diyos ay dapat maging loyal tayo sa Kanya, mm-hmm, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng kaalaman at katalinuhan, at ganun din, maging loyal tayo dun sa mga itinalaga ng Diyos para sa pag-aaral o para sa ating paaralan, yung ating mga otoridad. Mm-hmm. Kaya nga, yung layunin noon na nawala, ibinabalik natin ngayon yon. Ito ay isang generic mission statement din ng ating educational system, yung restoration. Kaya nga ang sabi dito, upang mapanumbalik sa tao ang larawan ng kanyang manlalalang, upang dalhin siyang muli sa walang kapintasang likas ng siya ay lalangin, upang itanyag ang paglago ng katawan, pag-iisip at ng kaluluwa, upang ang banal na layunin kung saan siya ay nilikha ay makamit. Ito ang dapat na maging dakilang gawain ng pagliligtas. Kaya ang sabi ni Ellen G. White, the work of education is the work of redemption. Hindi maghihiwalay yan, yung education and redemption. Dahil yung panukala po ng pagtubos ay upang maibalik yung nasirang imahin ng Diyos. Maganda yung sinasabi dito ni Apostol Pedro. Dito sa 2 Pedro 1.3, ang sabi ay, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. So ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, mm-hmm, lahat ng mga bagay para sa pagiging maka-Diyos. Mm-hmm. Yeah. Kaya talagang ang pagtubos, ang layunin nito ay maibalik ang nasirang kaluwalhatian ng, mm-hmm, Panginoon. Ngayon ang tanong natin, ano-anong mga bagay na kailangan natin sa buhay na ito para mapanumbalik natin yung nawala? Dito po sa 2 Pedro 1:5 hanggang 8. Yes. Ituloy natin yung 2 Pedro 1:5 hanggang 8. Hanggang 8. O at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalatayang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman at sa kaalaman ay ang pagpipigil at sa pagpipigil ay ang pagtitiis at sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Ibig sabihin, Pastor, ay wala na tayong maikakatwiran sa pagpapanumbalik. Kasi lahat na ay ipinagkaloob sa atin sa banal na kapangyarihan ng Diyos. Lahat. Kaya dyan ay nakita natin kung ano-ano itong dapat mapa sa atin. At isa pang bagay na kapag tayo ay walang pakikipag-ugnay sa Diyos, hindi natin matatamo yung nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Yun po ay makikita natin itong
pangangailangan na lagi tayong nakakonect, ano? Lagi tayong nakaugnay sa ating pinagmumula ng karunungan para masabi natin, maabot natin yung edukasyon na nais ng Diyos. Yun yung pagpapanumbalik ng kanyang kaluwalhatian. Sabi po, pakibasa po ang Genesis 3:21. Sa Genesis Kapitulo 3, ang talata po ay 21, sinasabing ganoon, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Okay, so kanina yung binanggit ni Pastor Castillo dito, no? Gusto nating marinig yung kanyang pagdidiin dito, no? Kung paanong ang kapangyarihan ng Diyos, yung kalapitan ng Diyos ay nararamdaman dito po sa talatang ito. Hindi po natin kakayanin ito sa ating sarili lang, mga kapatid. Doon po sa pagpapanumbalik, kailangan natin ang pagliligtas ng Diyos. Kaya nga, yung kalagayan ni Adan at ni Eva, wala silang magawa doon eh. Pero, dinamitan pa rin sila ng Diyos. Ibig sabihin ay, ang atin ngayong kalagayan, ang Diyos pa rin ang kinakailangang tingnan natin, na ang ating hanapin ay yung edukasyon na nandun ang Diyos. Kapag ka ang edukasyon ay wala ang Diyos, yan ay dito lang sa sanlibutan. Pero kung ang edukasyon ay nandun ang Diyos, ito ang edukasyon na hindi lamang dito kundi hanggang doon sa langit na bayan. Yan po ang edukasyon na ibinibigay ng ating iglesia na Seventh-day Adventist Church. Napakaganda yung punto pong ito. Dahil kung titingnan nga po natin nang ang ating unang mga magulang ay nagkasala, nalantad yung kanilang kahubaran. Kaya pansinin po natin, ano, para noon matakpan yung kahubaran, ang unang ginawa nila, kumuha sila ng dahon, ng puno, mula sa puno ng igos. Pero dahil yung dahon nawala doon sa puno, madali ring namamatay. Kaya minarapat ng Diyos na kanilang patayin ang isang hayop at yung balat ng hayop ang kanilang idamit, na yun namang damit na yon kumakatawan pa rin sa ating Panginoong Hesus. So nangangahulugan yung sinasabi ni Pastor Castillo, para magpatuloy ang layunin ng Diyos mula doon sa halamanan ng Eden sa pagtatatag ng edukasyon, dapat palang kasama natin sa edukasyong ito, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So nakaugnay tayo sa Kanya. Ngayon, paano naman natin masasabi na ang layunin ng Adventistang edukasyon ay tumutugon sa modelo na itinatag ng Diyos sa halamanan ng Eden, sa edukasyong itinatag ng Diyos sa halamanan ng Eden? O kung atin pong babalikan yung halamanan ng Eden, ano? Sino po ang tagapagturo? Ibig sabihin, ang sentro, ano po, ng lahat ng karunungan ay tuturo sa loob ng paaralan, no? Ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano? Anong kalagayan mayroon? Puno ng kapayapaan. Bakit po? Nandyan ang presensya ng mga anghel. Ano? Ang kanilang pinag-aaralan ay yung mga natural na bagay kalikasan, na may kinalaman sa buhay, ang kalikasan. Ano? Ano pang mayroon para talagang maabot nila yung antas na nais ng Diyos? Mayroon silang gawain na magpapalakas ng kanilang mga pangatawan. So yung edukasyon na yun, kung ito po ay ating susundan, na ginawa ito mula sa panahon ng ating mga unang mga magulang, bagamat may mga pagbabago sa mga sumunod na henerasyon sa panahon ni Moses, ano, sa wilderness, binabalik yun ng Panginoon kung paanong maibalik sa kanila yung pagtitiwala sa Diyos, yung pananampalatay na higit na mahalaga sa kanilang pagkatuto at pagpapanumbalik sa larawan ng atin pong Panginoon. So ibabalik natin yun na dapat ang sentro, no? Ang dapat basihan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil siya lamang ang ito lamang ang instruction na maghahatid sa atin sa layunin ng Diyos at sa destinasyon na nais ng Diyos para sa kanyang mga nilikha. Kaya Pastor Castillo, bakit tayo dapat sumunod sa payo ng Diyos pagdating sa edukasyon? Sapagkat kinakailangan po natin na ang ating mga anak ay tumanggap ng edukasyong makalangit. Marami pong edukasyon diyan, yung tinatawag nating secular education.
Pero yung secular education, ang sabi ni Ellen G. White ay magdadala lang ito sa mga maling turo. Kaya dito sa ating edukasyong Adventista ay nandito po yung apat na aspeto upang ang ating mga anak ay maging physically fit, socially adjusted, mentally alert, and spiritually matured. Na ito po ang ating layunin sa ating mga anak sa kanila pong paglaki, na ito po ang ini-o-offer natin sa ating Adventist education. Amen! Napakaganda po ng pagkakapaliwanag ng ating mga kasama tungkol sa edukasyon sa Hardin ng Eden. Ang Hardin ng Eden ay isang representasyon na nais gamitin ng Diyos upang maganap ang kanyang panukala. Na habang dumarami ang bilang ng pamilya ng tao, dapat silang magtatag ng paaralan na nakabase sa kanyang layunin. Atin pong natutuhan mula sa kasaysayan na ang Eden ay hindi lamang isang simpleng halamanan. Ito ay isang edukasyon. Ito ang nararapat na maging modelo ng lahat ng edukasyon. Ang Eden ang naging unang tahanan ng ating unang mga magulang, at ang kalikasan ang aklat-aralin ang manlalalang ang unang tagapagturo. Sa pagtuturo ng Diyos, kanyang binigyang diin ang pagsunod, pananampalataya at pag-ibig sa kanya. Subalit sina Eva at Adan ay bumagsak sa pagsusulit dahil mas pinili nilang sundin ang turo ni Satanas, na inakala nila na ang ipinakita ni Satanas na kaalaman ay magiging pagpapala sa kanila. Napakahusay ni Satanas sa pagmamanipula ng salita ng Diyos para sa kanyang layunin. Nahulog sila sa pagkakasala dahil sa pakikinig sa mandaraya kaysa sa nag-iisang katotohanan na tanging ang tunay na pagkaunawa ay mula sa Diyos. Hindi po ba ganito rin ang alok ng maraming paaralan ngayon? Sa pagkakaroon ng maling pagkaunawa at maling pagpili, ito po ay hahantong sa kapahamakan. Mga kaibigan, nais ng Diyos na tayo lumakad sa karunungan at tamang pagkaunawa upang hindi tayo maligaw ng landas. At ito rin ang ating maibibigay sa ating sambahayan. Amen. Ito po ay masusumpungan lamang mula sa tamang Kristiyanong edukasyon, ang Adventistang edukasyon. Inanyayahan namin kayo para sa sama-samang pagkakaroon ng tamang pagkaunawa sa Diyos at sa kanyang panukala. Ito po ay ating tangkilikin. Bago po tayo manalangin, atin munang pakinggan ang isang magandang awitin.
Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami nagagalak na pasalamatan kayo sa napakagandang leksyon na inyong pinagkaloob sa amin na muli naming mabalikan ang layunin ng edukasyon na inyong tinatag sa halamanan ng Eden. Nawa sana, Panginoon, ang mga prinsipyong natutunan namin ay mapanghawakan naming mainam. Gamitin kami ng banal na Espiritu upang ang edukasyong Kristiyano ay maging matatag at maging mahalaga sa aming mga gagawing pagpili o pagpapasya para sa edukasyong ipagkakaloob ninyo sa aming mga anak at mga kabataan. Nawa sana, Panginoon, ang mga aral na ito ay lalong magbigay liwanag sa isipan ng bawat sumusubaybay sa programang ito na tangkilikin ang edukasyong Adventista na ang layunin walang iba kung hindi maunawaan ang inyong pagtubos at pagliligtas sa bawat isa sa amin. Tanggapin niyo po, Ama, ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging talakayan. Nawa sana sa susunod, huwag po kayong mawawala. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. Kasama ko po si Pastor Nelson Castillo at si Dr. Mary Jane Zabat ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay. Pagpalain po kayo.